Your team is banning. Time to witness the hand. Your team is banning. Oy, lahat sila tinanggal. Shit, man. Tinanggalan. When you gaze into your team is picking. Pa-shoutout mga Lodi, go Yuna, sabi ni Eric Villarde. O nga, si Yuna nga pala yung kanina. Shaq! 10.23, sabi ni Irish Gruta. Your team is picking. Kaya Ashana Ann, hello. Kay Shane Nicole, Deep Manawa. Manwa. Manwas. Manawis. Manawis. Pakito. Still swords run deep. Baka mag-marksman tong Kingqueens. My kiss. Your team. Baka mag-marksman to. Your team is banning. Charot niya ako sa Mars ko. Pusong, ah? Sa Mars niya si Pusong Gamer. Ito solid yung first 3 pick ng AUG3, ah. Ah, ah, aha. Hayabutaw ni Yuna. Pwede to. Your team is banning. Pan mo. Arin. Your team is picking. Benedetta. Ipobius ah. Ba, Ipobius ang open. Come and join me. Lunox. Your team is picking. Bagay, mapapalunox ka talaga. May alis eh. Pampers lang sa kaso. Maganda mag-drop yung ano, AUG3 ha, pwede ha. I rap, therefore I am. Your team is ticking. Hello, Hardy. Yung magaling yung si Hilo Hardy. Ayun yung magaling mag-go-pray si Hilo Hardy. Solid. Tapos. Tapos. Pangitukan lang. At eto, syempre, post muna tayo mga kaibigan. Pakita muna natin ang ating mga cellphone ng mga players. Maraming salamat sa kooperasyon. At syempre, ito ang ating game number 1 sa labanan ng ating AUG3 Esports at Kingqueens. Mga kaibigan, syempre, pakilala muna natin ang side ng AUG3 Esports. Or, yes mga katambay, dito nga Jobit gagamit ng ating Pakito Monty Bakti para sa kanyang link. Kay Hua gagamit ng Alice Hao para sa ating Kagura at Elor Hardy para sa ating Joe. At para naman sa ating Kingqueens, Aris nag-Cupra na, Amethyst nag-Eve, Yuna gumamit ng kanyang Hayabutaw, 1023 TC nag-Lunox, at syempre si Monay, yung Tamos na hindi mapigilan, ginamit na naman. Ako, eto Tamos also known as Taguro mga katambay, talaga oh. Naman napaki, one of the best
offlaners dito sa ating liga. Nako, sigurado eh nung last time na tinanong natin. Pigilan nyo kasi, mga tago. Nako, Yako, eto ha, mga Tambay, naglaban na sa single round robin to. Meaning to say, mga Tambay, sobrang well-known na nila kung paano makipagbakbakan sa isa't isa. Iisa-iikot yan. O, Yako, talaga naman yung adjustment dito. Definitely, hindi na kailangan mag-adjustan pa sa ating game number one. Kumbaga, alam na nila kung paano lalabanan ng isa't isa. Tama. Kaya mainit na bakbakan to. Mala playoffs to, mga Tambay, na bakbakan ng ating masasaksihan. Yun. Pero syempre, pagkadating sa pagka-veterano, masasabi kong Kingqueens, Yako, ang veterano dito sapagkat bagong still a post. Pero let's see, dahil eto nga, Jobin, mga Tambay, with his Pakito. Nako, inaabangan na rito ang ating taguro. Medyo delikado kalagay niya rito. Pero ito, two-man rotation coming from Kingqueens. Supporting that Monoy sa kanyang Tamos. Making sure na hindi mapipick up dito. Pero ito, 10-23 TC. Delikado kalagay dito. San kapunta, Sir Chip? Nako, he is sustaining himself. Pero flowing blood ang papatay sa kanya. Beautiful play coming dito sa ating kay Hua sa kanyang Alice. Pero eto, Pakito spotted dito, ating Hayabusa. Delikado kalagay niya rito. Shadow kill, cooldown pwede gamitin sa kanya to. Tignan natin, ako mag-isa ka lang dyan. Saan kapunta? Pero nakatakbo, mahusay, mga Tambay. Nagalawan dito. Pero Elohardi kasama how dito. Let's see, mga Tambay, magkakaagawan ba ng ating Turtle. Monoy na gamit na ulti niya rito. So meaning say, pag nagkaroon ng engagement, wala na siyang sustain. Pero 4v3 situation, nako, 4 katos, may kasama shadow kill na paano kayo dyan. Pero nako, si Pakito, si ano pa, taguro pa, unang tutumba rito. Mahusay mga kabigat, 1-for-1 exchange. At nakuha pa nga ng ating AUG3, ang ating turtle dito. Pero eto, hinahabol mga Katambay, sang kapunta, Hayabusa, and you will fall down. Grabe naman, ang palitang bigkas mga Sir Chip. That will be a 2-for-nothing exchange, plus a turtle for the side ng ating AUG3 Esports. Nako, sabi ni Miko Sorka Andrade. Shoutout naman, Yakumonti. Shoutout sa iyo, Miko Sorka Andrade. Go Yuna, sabi ni Shane Nicole DB Manawis. Ito yung mga supporter ng ating Kingqueens eh. Talagang wala na talaga yung mga. Red team hero has been slain. Ako mga Tambay, ganyan dyan, Ricardo, kalagayan dito, nagkakatakbuhan. Nako, nadali na naman doon si Yuna. Mga Katambay, napano tayo dyan? That is the second time na mapipick up ang isang Yuna. Medyo delikado kalagayan ng Kingqueens dito sa ating unang bakbakan. Hindi natin pwedeng masabing mga Katambay na ano eh. Hindi natin pwedeng sabihin na nagkakatansyahan lang mga Sir Chief kasi magkakilala tong dalawang team na to. Hindi sila magkakilala as a friend. Magkakilala sila bilang magkalaban mga Katambay. Ilang muna ko, ilang beses na nagbalugbogan to mga Katambay. Especially naglaban na sila sa ating single round robin. Kasi hindi pwedeng hindi sila maglaban nun. Kasi hindi natatawag yung single round robin yun. Parang hindi sila naglaban nun. Pero naglaban na sila mga Tambay. So meaning say, medyo kamay na nila ang galawan ng bawat isa. Tignan natin dito, lama. Si Monoy. Kanina kasi kaya nalugi. Parehas top 10 yan. Yes, Yao. Top 8 natin ang ating AUG3 at syempre top 7 naman po ang ating Kingqueens. Nadali lang sila sa ano na sa playoffs na. Yes, nakapaglaro sila both sa ating playoffs. Pero eto, delikado, Elohardi rito mga Tambay. Pero eto, makakatakbo ba? Nako, Elohardi, nag-survive pa nga dyan. Pero eto na, ang ating Jobin dito. Tatakbo din yan, mga Katambay. Eto na, Turtle, agawan dito. Nakapag-ulti na si Monoy. Delikado na naman kalagayan niya rito. Pero eto, pumasok mga Tambay. Medyo delikado, Kagura will fall down. Pero eto, Turtle sin makakuha. 10-23 TC without flicker in. Way of the Dragon para makatakas dito. Beautiful play, pero magkakaagawan na nga. Pero nakakuha na ng Kingqueens this time around. Ang ating Lord, second Lord, going in favor nga nating Kingqueens. Pero 1,000 lang yung lamang ng ating AUG3. So isang konti lang, not bad. Wala pa isang core item niya. Nako, medyo maliit nga lang. Pero eto, hinuli nga rito ang ating Pakito with that shadow kill. Pero flicker out. Grabe naman kaalawan dyan ng ating mga kupunan. Grabe. Pero eto, delikado. 1023 TC rito. Babasagin na to rito. Naubusan ng minions. Pero eto, Way of the Dragon. Gagamitin na rito. With that Tempest of Blade. Galit na galit. Talagang gusto turugin dito. Ang Lonox mga Katambay. 3 ultis has been committed to take down 1023 TC. Pinaun sa limos si 1023 mga Tambay. Palit ang bigkas. Basa kayong top. Basa kaming bottom. Kaya diretsuan to. Walang atrasan mga Sir Chief.
basag kong basag. Pero agaw rito ang blue buff. Balak kawit dito ng ating AUG3 Esports mga Tambay. Getting that blue buff ng ating kay Hua. And ako, na-secure na nga yung blue buff dito. So meaning to say, this will be an unlimited blood oath. Sabay ako, tulak pa dito. Pero may post tayo mga katambay mula sa side ng ating AUG3. Pero nag-post na sila kanina mga katambay. Tignan natin kung papayagan nga ba dahil kakausapin pa ng martials natin yan. Kung ano nga ba dahilan para magpa-post. AUG3, yako eh. Kagura nagpapost dito. Which nagpost na sila kanina. Teka lang, ako, kausapin yung martials natin. Kasi nagpost na ako kanina. So, hindi tayo pwede magpost basta-basta. Kakausapin kayo ng martials natin. Sabihin nyo muna kung bakit kayo kailangan magpapost. Dahil ako, di tayo unlimited post dito. Pero eto, pumasok mga matabay. Delikado buhay ng Alice dito. And he will fall down. Takbuhan na, Sir Jim. Pero eto, yung ating Elo Hardy, mapapaatras na dyan. Medyo delikado na yan, mga tambay. Hindi tayo pwede magpost basta-basta. Kausapin nyo muna ang ating martials dahil nagpost na kayo again kanina. Sabi nyo, game na kayo. So, again, medyo... again, mga kaibigan, pag nasa qualifiers tayo, tig-isang post lang para sa ating team. So, bottom na yun! Para ilag, mahusay na ilog ka ni Elo Hardy. Ganda nun, hindi na yakap ng pagmamahala. Semi ano ka, Elo Hardy, ha? Semi madamot ka, emang magpayakap pa. Pero ito yako, shadow kill ang papatay dito sa ating Kagura. Beautiful pick-up coming from Yuna. Pero ito, stay na paurong dilip magta. Pero ito na, ang mahabol na. Nagkakahabulan na, saan kayo punta? Pero nako, hindi na itutuloy ng ating AUG3 Esports. Mag-aatrasan na sila rito. Medyo delicate din kasi mga tambay kung ipo-porso pa nila. Given, malapit na mag-cooldown. And especially, outnumbered sila. That will be a 5v4 situation. In case na mag-engage pa sila doon mga katambay. Pero maganda yung segue na ginagawa ng ating Monty. But different dito sa may top lane. Wala yatang may balak ka pumunta doon. Pero syempre, nando na. Ito na, ang ating Monay. Medyo delay lang ng konti ang kanyang pagpunta. Pero, oh! Sa kabilang banda, ang ating 1023 TZ nakapitas na naman ng isang miyembro ng ating AUG3 Esports. So, si Jobin is down. No? Pero ito, Tempest of Blade. Ginamit na Monty dito, mga kaibigan. Hindi na makaka-uwi. Mamamatay na rin. Pero dito, may bandang middle lane. Yung 4 kantos dito. Ay, naku, walang nagawa ng ating Aminis doon dahil nandun yung blood out ng ating kay Hua. There you go. How is down? 3-4-1 ang trade sa clash na yon mga kaibigan. Tatlo yung tigwak sa ating AUG3 Esports. At uuwi muna ang ating Ares para uminom ng kanyang Gatorade. We yes can say. Naku, yaw, maganda yung ano ha. Magandang galawan din dito nating kay Hua. Pero eto, third turtle natin. Mapapasakamay na ng ating Kingqueens. Eto, yaw, natawa dito si Iris Gruta. Kasi nga magkababata kami niya magkalaro. Naalala niya. Oo, naalala niya. Oo nga. Visit ka, Yako, naalala ko nung bata. Bye bayan. Naglalaro buti tayo. Buti hindi mag-asawa yung ano. Ay, hindi mag-asawa yung role namin doon, Yako. Kasi ano, medyo, alam mo naman, medyo choosy kasi ako eh. So, choosy ka. Ayoko. Hindi ako payag. Hold upper ka lang. Hold upper lang ako. At yun nga, makakata. At nang-hold up ka doon. Ay, hindi, ay nag-ano ka lang. Ano ginawa mo doon? Ayaw niya ituloy yung laro namin kasi gusto niya talaga. Ako yung tatay, siya yung nanay. Eh, ayoko pumayag. Sabi ko, hindi pwede. Naku, conservative ako. Hindi pwede yan para sa ano. Naku. Hold upper ka lang, pare. Hold upper lang, Pero eto. Akin bahay, pare. Ayan. At yung nakatuluyan nga ni Iris Gruta, ako, si 1023 ang nakatuluyan niya. Ayun. Pero eto, may nangyaring bakbakan dito. 4 kantos nila pag nabak sa kagad ang ating kay Hua. Pero eto, tumatakbo pa. Dito, mga tambay, ang ating Chu. Medyo delikado ang kalagayan niya rito. Pero wala ng follow-up damage yan. 1-4 nating exchange. Pero Pakito, pumapalag pa rito. Kahit mag-isa na lang, delikado ang kalagayan dito. Stay the power on. Binitawan dito. He is running low. Nagka-stack pa. Dalawa rito. But he will fall down as well. 2-4 nating exchange. In favor yan ng ating Kingqueens. Wala na silang maisagot dito sa tanong ha. Wala nang maisagot sa tanong ng ating Kingqueens mga kaibigan. Pero ito na nga yung shadow kill. Ginamin na naman dito mga kaibigan. Nako, dalawang miyembro ng ating AUG3 Esports na pauwi sa lakas ng shadow kill na nanggaling kay paring Yuna. Yako, parang na-intro voice tayo rito sa ating AUG3. Ang ganda nung simula nila, Yako. Yun nga lang, dahan-dahan nag-fall down sila dito. At syempre, yung mga mistakes nila dito, mga misplays nila, eh ginagamit ng ating Kingqueens para syempre makalamang at makabawi nga sa ating pakbakan. As you can see, sila na lamang dito. Kingqueens na kayo mga tambay. Well, let's see mga tambay. They're just trying to delay the inevitable given the fact that AUG3 Esports has Alice in here. Meaning to say, mga katambay, meron sila dito means to come back. Especially nga mga katambay na kung puro pili labanan dito, pero may Lunox ang ating Kingqueens. May Lunox naman. May pang burst down sila. At meron din silang hit dito mga kaibigan.
Uy, galing sa likod! Sinalo! Sinalo yung Shadow Kale galing sa likod ng ating Yuna dito. Pero sasalubungin yan ni Paring Hao. Agis ng payong. Pero mabibitin yan. Pero galing ang sa bundok ang ating Monty Pati pa rin naka-double kill. At tatlo yung namatay para sa ating Kingqueens dito. Diretso sa ating Lord ang ating AUG3. Ah, Monty, mahusay. Pero maganda yung ano, segue ni ano dun. Ah, Paring Yuna. Kaso si Ilora, Ilo Hardy lang yung kanyang nadali. Imbis na si Paring Hao. Science naman. Maganda sa ating backline niya ron. Pero given nga mga Tambay, Shadow Kill niya rito. Nagamit niya sa tank ng ating AUG3 Esports. Of which, para sa AUG3 natin, that is very ideal. Kumbaga, napakaganda na nangyari sa kanila na yung Shadow Kill nga rito na gamit sa tank ng ating AUG3. Therefore, mga katambay, naku, nag-survive nga yung tatlong miyembro, yung damage dealer ng ating AUG3. And then, yun nga ang kinapinalo nila dito sa ating clash. Pero let's see, mga katambay, this is just a level 1 Lord. I'm pretty sure Kingqueens can manage to burst down this level 1 Lord. Not unless, mga katambay, magkaroon ng matinding kick-off dito from the side nga ng ating AUG3 Esports. Yes. Of which, eto na, Pakito, mag-isa rito. He's trying to take this tier 2 turret sa ating top lane. Samantala, nako, eto, forming 4 members ng ating AUG3 Esports sa may mid lane para, syempre, kunin din ang ating middle turret. Pero to, Shadow Kill has been casted just to clear those minion waves. So, that's a very good way, mga tambay, a very good play indeed from the side nga ng ating Kingqueens. Ayan, 10-11 ang ating score dito, mga kaibigay. 10 puntos na lang yung lamang ng ating Kingqueens dito. There you go. Pero sama-sama na ang ating AUG3 habang binabasag yung third tower ng ating bottom lane ng Kingqueens. Pero 4 kantos, sinabay na dito. Mega kill kagad para sa ating 10-23. At tras ang bigla ang ating AUG3. Nako, gandang depensa naman yon. Nako, naipit pa ang ating Ilo Hardy. Ay, ang ating ano, Alice. Pero nakaw, inabitin mga kaibigan. Kay Hua and Ilo Hardy is down para sa AUG3 Esports. Mahusay, no? Alam nila yung umano eh. Pero, alam nila nga pumatay ng isang Alice na merong Winter Truncheon niya. Grabe niya ako dito talaga pag magagaling naglalaro. As you can see, 8.9k para sa ating Link. Samantala, Hayabusa has also 8.9. Talagang pantayang bigkas, palitang bigkas lang mga tambay. Pantay na pantay ng ginto ng ating magkabilang kupunan in terms of their cores. Pero syempre sa ating gold totals, nakakalamang slight difference mga tambay with the 2k gold difference. Oh, shutdown dito ang ating Monty but Def. Delikado kalagayan dito mga tambay, magpo-force ba ang ating Kingqueens? Pero eto, mga papatras lang sila. At syempre, tamang depensa muna dito sa kanilang base militar. Militar, royal, mga kaibigan. So mag-iintay na naman tayo, sure ball to, Yako Monty, for the second Lord. Sure ball to. Kasi nakita nyo naman kung paano dumipensa ang ating Kingqueens dito. Partida, wala pa nga ay partida. Level 1 pa lang naman yun. So tingnan natin kung paano tulak na gagawin ng ating Kingqueens. Yes. Eto na mga tambay. Naku, ang lalim masyado ni Taguro dito mga tambay. Also known as Monay. Pero hindi siya ipoport siya, hindi siya i-go-go dyan. Medyo matigas yan. They will take a lot of time and also skills just to take down that Taguro. Pero eto, papasok na with the ulti. Monay dito. Takbuhan na, Sir Chief. Delikado sila rito. 4 kantos na ilipag na rin. 2 ultis have been committed just to take down that Cho. So, pwede mag-counter-initiate dito ang ating AUG3 Esports. Well, let's see kung gagawin nga ba nila yun. Dahil ito, Pakito, nakapagpakpakan dito. Medyo delikado kalagay niya rito. Shadow kill pwede gamit sa kanya. Nako, Edma with that Tyrus Rage pa tambay. And he will fall down. Kagura mag-isa pumasok dito. Ano ang kala mo? Matigas ka. Pero the Blood Oath ba? Gagamitin na ba? Dahil ito, Yako, papasok na nga. Alice dito with the flowing blood. At stun nga rito. Nako, double kill na para sa ating Alice. Alice is doing it, mga tambay. Kaso mana, mauubusan siya rito. Medyo delikado. Oh, with that flowing blood, managed to escape. Grabe, palitan pare. 3-4-3 yung trade sa clash na yun, tol. Yes. At ito, yung base! Yung base! Yes. Nandito sa bottom lane. Pero nandito ang ating Monay. Yeah, syempre Monay dito para dumipensa. So, naku, kahit na hindi ako talaga. Palitang bigkas kung palitan, no, pare, no? Pinapakita talaga dito, Yako, kung gano'n nga ba kalupit ang mga kalibre ng ating mga manlalaro dito sa ating liga. Kaya yung mga nagbabaklak dyan na sumali rito. Eto. Paano kung ano? Paano, Yako Monty, kung kay Hua versus Monay sa ano, one-on-one lang? May anti ano to, di ba? Anti. Kaya, oh. Kaya ni Monay, boy. Ang lakas ni Tamos, boy.
Pero Yaku, ano, madali kasing mabait out ng isang Mona eh. Halimbawa, nag-ulti siya, pwede mag-flowing blood out, tapos hintay mo matapos yung duration, tsaka mo balikan ng isang Mona eh. So, merong means dito ang Alice to play around sa isang Tamus. Unlike sa isang Tamus, hindi siya pwedeng mag-antay rito na mawala yung blood out. Unlimited yun, Sir Chief. Pero eto nga, nakuha na Lord dito, mga tambay, ng Kingqueens. Nakakatakot yung galaw ni Iloardi, parang makakanakaw naman. Pero eto Yaku, this time around, ang ating AUG3 naman ang de-depensa. Yun nga lang, the problem is, basag na yung dalawang tier 3 nila dito. Tama, isa na lang Tori nila. Samantala, kumpleto pa ang tier 2 ng ating AUG3. So, they will take a lot of time kung sakaling gusto nilang with a GG push. Kung sakali, kailangan matinding kiko pa mangyari dito. Well, yeah, siguro sa akin Yaku, magiging key player dito will be Amethyst together with Monay. Tama, tama. Yung kanyang 4 kantos tsaka yung timing ng ulti ng isang Monay dito para tumagal siya sa bakbakan. Pero ang kailangan namang gawin ni paring AUG3 dito na si Kayuwa tsaka si paring Hau, kailangan ma-delete nila to si Amethyst tsaka si 1023 para all good with the hood. Naku, yes, ito. Nagamit ba yung charge? Nagamit kasi ako nagamit yung charge. So, meaning nagamit, sayang yun. Wala ng charge dito. Parang level 1 na lang itong Lord na ito, mga katambay. Tamang palo-palo na lang ito, mga Sir Chief. Well, let's see. Dali, eto nga, ang ating kay Hua. Ayaw pa pumasok dito. Delikado, buhay dito. Ang ating Jobin, pumasok na. Ay, si Hua. No. Delikado, late yung pasok niya. Dapat kanina pa nung wala pang kalaban. Ang sakit dito ni Lunox, mga katambay. Bursting down that kay Hua sa kanyang Alice. Pero syempre, patay na rin yung core ng ating Kingqueens na si Paring Angat. At ito si Paring Yuna. Nako, delikado. Amethyst is down, mga kaibigan. Pulasan na muna mga pula. Dahil yung mga asul, gigil na. Mga kaibigan, Iloardi, nahabol pa ang ating Aris dito. Pero nagmamadali. Ang ating, ano, di naman na takma yun. Di naman na mga katulad na, ano eh. Yung mga Taubots na team na... Ano, sabik makapatay. Oo, yahabulin. Ikala mo, matotolonggis mo yan. Di yun susunod sa'yo. Walang halaga, mga katambay, yung ano, 10 kills, 0 death, and 1 assist. Kumpara mo sa 0 kill and 10 deaths and 1 assist kung mananalo kayo. Ang point dito mga tambay is to win, not to show na magaling ka. Yan ang tatandaan natin. Kaya itong mga to, hindi sila nagpo-pursue. Hindi po alakit, uy, walang kasama yan, mag-isa bulin natin. Oh. Tank lang yan, yaan mo na. Pulasan, na balikan sila sa mga linya nila, no? Ganun mga magkikilos yung mga mauhusay talaga. Siyempre, tamang depensa tayo ulit mga katambay. At siyempre, mas importanteng manalo kaysa ipakitang magaling ka. Kasi wala tayo sa contest dito ng individual. This is a 5-man tournament, mga katambay. Meaning say, kayong lima ang magdadala ng inyong kupunan at hindi lang bawat basta isa. So, walang mapapatunayan maging magaling isa sa inyo kung matatalo rin naman kayo. Kaya talaga naman dapat ito ang tularan ng ating mga kupunan na sumasali rito. Showing, mga katambay, kung paano lumaro as a 5-man team. Talaga namang disiplina kung disiplina, atras kung atras, abante kung abante. Pero eto, Taguro umaabante dito, hoping to find someone dito na pwede nga niya makapakbakan. Siyempre, para dumating yung kakampi niya rito, at siyempre, na ako mga katambay, they will take a lot of time nga to take down that Monay. So definitely, aabot dito yung mga tiga Kingqueens, mga katambay, para tulungan ang ating Monay. Yeah. Pero I think kaya ako walang mangyayaring engagement dito, not unless lumabas na nga dito ang ating third Lord. Nako, tig-isa tayo sa ating Lord dito ah. Sad to say nga lang mga katambay, Kingqueens, wala na silang ano, Tori mga katambay, isang tier 3 na lang ang natitira sa kanila sa ating middle lane. Kaya mahirap magdepensa ng ganyan eh, butas yung ano, top lane, bottom lane. Tapos yung kalaban mo may link. Yes. Lang maguno, pwedeng gumili. Segway ng segway. Pwedeng sumegway, mag-push ng mag-push. Pero Yaku, tingin ko, sa meta natin ngayon, tingnan lang mo nangyari, bakbakan, Ricardo, buhay ng ating pakito rito, papasok paling natin. Naku, talagang target niya, ang ating Eve. Galit na galit, mga katambay, pero yun ang kailangan natin. Naku, kino-corner siya rito. Immortality has been popped. Tempest of Blade. Tatakas dito, link natin. Yes, makakatakas yan. 4 kantos, nilipag na. Medyo Dricado kalagay dito ng ating Eve and he will fall down. Pero eto, Winter Truncheon. Naku, may immortality ba? Yes, immortality will be popped. Pero patay pa din dyan ang ating kay Hua. At takbuhan na, Sir Chief. 2 for 2 exchange ang tindi ng palitan. Nakita ko kung paano iwasan ng Kingqueens yung Blood Oath ni paring kay Hua. Kaya nung nag-winter truncheon siya, saktong-sakto yung ano eh, yung distansya ng Kingqueens, kaya hindi nakapag-heal ng maayos ang ating Kayuwa bago lapitan ni paring Monay. Medyo ano yan ako kasi predicted yung timing ng ano winter truncheon kanina doon. Kasi nga, kitang-kita, running low na, ay mag-winter truncheon na to. Sabagay, sabagay. Na-timingan na siya doon mga katama. Unlike dun sa 5v5 flash,
gumit na yung alis. Yun, medyo mahirap timingan yun. Kasi sa dami ng bumabakbak sa'yo, alis pabati, tingnan mo na, uy, mag-winter truncheon na to. So that's a very good play para sa ating Kingqueens mga Tambay, avoiding that winter truncheon para syempre hindi na makapag-sustain and ma-pick up na nga agad-agad ang ating ay kay Hua sa kanyang alis. At ito, naiangat sa 20, naitagal ng ating laban na 20 minutes and 20 seconds. Anyway, aasam, may bago ba dyan? Parehas malupit yan. Ganun talaga, mga kaibigan. 3,000 ang kalamangan ng ating Kingqueens sa pera, mga kaibigan. At sa Tore, nakakawalo pala ang ating AUG3 habang 5 lang ang ating Kingqueens. Nagaantay lang to eh. Nagaantay ito ng pagkakataon, matumalong lang ang AUG3 ako bago bumanat to palagay. Pag sumegway dito si Lingyako, medyo delikado. With Alice, with Lunox dito ng ating Kingqueens, kaya nalang i-burst down yung Lord bago pa makarating yung ating Link. Kahit sabihin mo Ling yan, na napakabilis rumuspend eh. Pagka yung ano, yung Lunox ang tumira rito sa ating Lord, definitely hindi siya abot yan. 3 segundo yan, Sir Chief. 3 segundo, makakarating pa dyan kagad yung ating ano. Pagdating niya dyan, tunaw na yung Lord mga katambay. So medyo risky ang play na ginagawa ng AUG3 rito. Ang problema kasi ako, medyo risky rin. Hindi nila kaya mapagsabay ang bigkas. Delikado sila rito. Together nga ng 4 Cantos and ni Lunox dito. Eto nga, si Monty Batip napapatras pa ng ating Monay dito. Pero eto, pinip na Eluhardi rito. Spotted niya rito ang kanyang kapwa tank post 5. Siyempre, mukhang tamang ano lang. Palit ang bigkas na. Pero ito, Shadow Kill. Delikado ka dyan, Hayabusa. Pero nakataka siya kagad. Mahusay nag-alawa rito mula sa ating Yuna. Pero talaga nabigyan niya. Nabigyan niya ang ating Monty Batipa rin para makauwi. Tsaka ako na-bait out nga niya rin yung Tempest of Blade. So meaning to say mga Tambay. Pero sabayan lang naman ang cooldown nito eh. So mabilis that's lang a, naman, you know? Very good play na rin para kay Yuna. Well, silipin natin sino ba unang magko-cooldown na mga Tambay. Well, parehas pag di-cooldown dito, Tempest of Blade at Shadow Kill. Pero eto, Tyrant's Revenge nakakasana. Shadow Kill is up. Tempest of Blade wala pa. So meaning to say ako, una pala nagko-cooldown dito ang ating Gipit na pa kasi unang ang kinasyon, so una siya nag-cooldown. Pero eto na mga Tambay, buti nga natin magkaka-atrasan pa dito. Na ako, Monty Batip, nandito na nga. Walang, so, may, ano, walang SS yun, si Maring Monay, oh, walang SS yan. Yes. Mga kaibigan, pero Ilo Hardy dito, nag-pop na yung kanyang, syempre, immortality. Pero okay lang yan, mga katakbo yan. At ito yung pagkakataon ng ating King tuloy. King Queens. Putay na. Yako, parang sa'yo yun ha. Aring king. Pero eto na mga Tambay, burst down niya ng Lord dito. Tingnan natin kung aabutan nga ba. Pero Monty Batip nandito. Nagbabalak kumagaw ng ating Lord. Silipin natin, magkakaagawan na. Monty Batip, tinamaan dito. Sino ba kakakuha? Monty Batip is down. King Queens ang nakakuha mga kaibigan. Yes. Ang ating second Lord. At takbo, alam ba, ang ating mga soul. Hindi pa, pumapalag pa. Ako, mali na naman yung Winter Franchon. Franchon, mali na naman ang pintot. At apat ang tukwak para sa ating AUG3 Esports. Nako, takbo! Delay! Tatapusin na ng ating King Quisto. Sigurado, Yako Monty. Yes! Pero Hilo Hardy dito mga kaibigan, sumipa na, ginamit na ang kanyang Way of the Dragon. Pero syempre, Yako, ba't ito pa habulin yan? Yes, that is just a tank mga Tambay. Hindi nila papasin niya. Tama ta, ano, lock tower na rito. Yako, kahit sabihin mo ano, isang minions lang yan, hindi kayang depensa niyan ng isang Chu. Especially that is a tank Chu. Kahit na normal niyan, hindi niyan papatay mga Sir Chief. What a comeback coming from ating Kingqueens mga kaibigan. Ito yung sinasabi natin. Siguro, ang nga nangyari doon, pinilit ng ating AUG3 na makipagsabayan doon sa Lord. Pero ganun talaga yung mga magagaling. Yes. Kayang ka kumbaga sa ano, hindi nila ibibigay ng libre lang yun. Talaga nga susugal at susugal yun na i-contest yung Lord. Kaya syempre yan yung